Pumarini ho kami sa exhibit para nga ho bumili ng fiberglass. Tapos nabit ko ho aring aking friend na si Atasha. Ay tingnan ninyo, napakaganda. Sige, titigan mo nung maigay. Kahapon ho ay nanganak ang aming inahe. At taranta na ho ang tatay sa sobrang galak dahil ho sunod-sunod na ang paglabas ng mga biik. Gunit nabalot ho ng kaba ang saya namin dahil ho nag-aalala ho kami na baka ho ang mapag-aaya aray dun sa una naming inahin na ayaw ho magpadede ng biik. May isa pa ho kaming barako din yung palakayhin ay nagsusungit ho yan dahil wala na ho siyang pagkain. Ay tinatapo na ho ang kanyang pakainan. July 17, birthday ho aro ni Ate Batang at araw rin ho ng panganganak ng isa pa naming inahin. At kabirthday ho ni Ate Batang iyon. Ari ho'y pumunta kami sa City Mart para bumili ho ng kaunting maiinom, babari. Bye. Ingat ka. Susulat ka. Sulat madalas. Kahit anong mangyari ha. Ay, madalas. Pero babalik ho tayo ngayon sa kwintaw. Ay tumatawag ho ang tatay sa aking cellphone. Hindi ngayon yung aking sinagot. Sabi ho ng tatay eh, hasa ka ka? Bagay layas ng layas eh. Sabi ko ako nandiyan sa mall. May binibili lang kami ni Ate Batang. Sabi niya, nanganganak na ang ating inahin. Maraming biik, maraming lumalabas. Hasa ka na, umuwi ka na. At nung mga kauwi ho kami, naabutan ho namin ang tatay tsaka ang nanay Jose. Siya ho ang katulong ng tatay din sa pag-iintindi ng inahin at ng mga biik. At dahil nga ho, hindi na ho maganda o gaga ang tatay sa rami ng biik na lumalabas ay sunod-sunod daw ho. Buti na lang ho, tang aming inahin ay mabait at nagpapadede na ho siya ng kanyang mga biik. Kakatuwa nga ho at habang naire ay minadidi na sa kanya. Dini ho ay anim na ho ang kanyang naging biik at binabantayin pa rin ho namin dahil nga ho baka mamaya ay maging agresibo ang inahin at kagatin niya ang kanyang mga biik. Kahit ho nakakapagod ay nakakatuwa naman ho tingnan at nakakagigil ang mga biik kay kalulusog. Ay habang dumedede po yung anim na biik ay lumabas na rin ho aring pampito at sinalahuyan ng tatay at kanya na hong pinupunasan para ho makadede na rin sa inahin. Kahit ko konti ho yung naging anak ng una naming inahin ay medyo nakabawi-bawi naman ho kami rin sa aming pangalawa. Dahil ho habang nanganganak pa ang aming inahin ay masayang-masaya na ho ang tatay. Kung ikinagsisimula pa lamang sa business mo, huwag kang panghihinaan ng loob dahil kung panghihinaan ka ng loob mo, ay ikaw rin ang talo. Dahil yung mga ganing pagsubok ang magbibigay sa'yo ng lakas para ikay mas tumibay. Dahil nga ho, unang panganganak rin ng aming pangalawang inahin ay nai-stress pa ho siya. Normal lang naman daw ho na magsungit ang inahing baboy kapag kaunang panganganak. Dahil nga ho, nadala kami dun sa una naming inahin na nanganak ay hiniwalay muna namin ang mga biik na aray sa kanilang inahin dahil nga ho, baka mamaya ay kagatay. Kagaya ho na rin si Milky, siya na lang ho kasi ang natirang anak ng una naming inahin baboy. Dapat nakalagi dito, dominador eh. Pumarini ho kami sa exhibit na aray para nga ho bumili ng aming pangangailangan sa aming mga inahing baboy. At nandito nga po pala yung boot ng Bidabit. Ari ho yung pinakakailangan namin. Ari ho yung fiberglass na syringe. Ari ho hindi sponsor. Pero baka naman ho! Ayan, nakakatuwa rin ho yung mga staff ng Bidabit kasi lahat po sila ay nakangiti. Kami hong nabili sa kanila dahil nga ho isa sila sa kompleto sa mga kagamitan na kailangan talaga natin sa pag-aalaga ng baboy. At shoutout nga pala dito sa mag-asawang ito, ari ho'y nakilala nila ako. Pero sabi ho ni tatay, bibigyan niya daw ako ng biig. Kung kilala niyo ho si tatay, i-mention niyo nga din sa comment section at hahanapin ko ang bahay. Ayan, itong press guard niya, para yan sa mamapig natin, pag hihiga siya, tatama muna siya dyan bago sa baba dahil para kung may biik man doon, makakaiwas si biik natin. Tapos, aring para wing pen na ho aray, ari ho yung una naming desisyon na aming bibilhin, pero ho kami ho yung namamahalan pa, ay di bumili ho kami ng mas mura, ay ngayon binibida ni kuya na napakaganda na ho naray, ay alam ko naman ho kung anong function noon, ay di tinitingnan ko lang ho kung talagang magaling mag-sellstock itong si kuya at ako'y mapapabilib. Kau kagaling ni kuya Gilbert mag-sellstock, ano nga ay talagang napabilib ho ako eh. Sadya hong napabilib ako at ako'y bibigyan daw ho ng discount ay di tatandahan ko ho yan ngayon para pag ako'y bumili ay di may discount. Natutuwa ho ako at ako maraming freebies. Parang ho naiingit na rin si tatay. Bakit daw ho ako lang ang may tasa? Siya'y wala. Sabi ko'y tatay, di yan kahumingay, huwag sa akin. Habang nag-iikot kami sa exhibit, nakita ko tong aking kaibigan si Atasha. Ayan, tunay namang napakaganda at napakasexy eh. At nakakatuwa rin ho kasi marami ho taong interesado at pumunta.
At napadaan ho kami rin ni sabot ng ITCPH. Ari ho ay maraming process na tinuturo para magkaroon po tayo ng sapat at dagdag kaalaman para sa pag-aalaga natin sa baboy. Para ho aring testa kumbaga. Ayun, napadaan din po ako sabot ng Creekview. Nakilala daw po ako ni ma'am kaya daw po niya ako binigyan ng kape. Maraming salamat po sa inyo. Ay tunay na nakakagising ng dugo ang kape mo. After po nun ay pumunta rin kami sa booth ng Genesis. Hindi po kami kumuha ng similya na itinurok namin sa pangalawa naming inahin. Ay nakakatuwa din naman po yung resulta kahit unang pagbubuntis pa lang po ng aming inahin ay 12 agad po ang kanya naging anak. Habang nagpapadeday po yung inahin sa kanyang mga biik ay tinurokan na po namin siya ng antibiotic. Recommended po talaga na tuturokan natin yung inahin natin ng antibiotic pagkatapos nila mga anak para maiwasan po nilang infection. Pero dahil wala pa po kami yung fiberglass na syringe, kinabukasan po namin siya naturokan. At ito po yung araw na yon. At okay naman daw po yun, sabi ng mga teknisya ng Pigrolac. Ayan, magtitimpla po ako din ng gatas para nga po padidayin yung isang biik na natira na anak po nung una naming inahin. Kasi nga po, hindi siya kayang padidayin ng inahin na yon at nagagalit nga po at baka kagatin. At hinayaan na po namin magpahinga itong pangalawa naming inahin at nilagay po muna namin sa crib yung mga biik niya para po mainitan at makatulog para hindi rin po manamlay at lamigin. At nakakatawa naman po kasi tulog na tulog sila. Maligamgam na tubig po yung ginagamit kong pantimpla sa foster milk na pinapadede ko sa biik para po hindi ito magsanhi ng pananakitan dyan at magkos ng pagtatae. Nakapawi ng pagod pagka ganing kakukyut ang makikita mo palagi, masisigla at malulusog ng mga biik. At nakakatawa rin dahil nakabawi-bawi kami kahit papaano. Dahil 11 din po ang nabuhay na biik. Kaso nga lang ho ay kinabukasan na abutan namin yung isa ay nangihina na kasi nga ho nabugbog ng kanyang mga kapatid. Pero at least ho, 10 pa rin ang natira kaya patuloy pa rin po ang buhay at huwag paghihinaan ng loob. Nilagyan po namin ng CCTV yung aming piggery para ho sa safety purposes din at malaking pakinabang. Gawa ng pagka umirit ho yung mga biik ay kami ho itatakbo doon. Nakala ho namin naiipit na. Eh di pag tinignan ho namin sa CCTV ay yung pala nag-aagawan lang sa pagdide.